salamat po ako sa mainit na pagtanggap sa akin dito sa San Pablo City, dito sa Laguna. Senator, magtanong po yung magtanong po yung pagsasabatan po yung mabalikat sa pagtuturo ako yung act. Ano pong hinirangan dito, Senator? Ito yung mabalikat sa pagtuturo aking chok allowance na ating mga guro. Matanggap sila ngayon ng 5,000 pesos. Next year po, magiging 10,000 pesos na yan. Kaya yan po ay tinrabaho natin para sa ating mga guro na talagang nagpapakalirap sa ating mga kabataan. Kaya yan. Senator, kumusta naman po yung naging service fair sa Cavite po, itong nakaraan? Yung ano? Service fair. Yung yung bagong Pilipinas service fair. Ang dami po natulungan sa lalawigan ng Cavite. At talaga nagpapasalamat tayo sa Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez sa mga tulong na nadadala itong mga ayuda. In fact, kahapon naman, nandun tayo sa Ultra, no? At ang nabigyan naman yung lahat ng mga show business naman, no? Ng mga larangan ng telebisyon, sa pelikula, no? Yung mga even journalists na nagagawa pelikula, no? Na nawalan ng trabaho. Dahil kaya napakalaking tulong ito, itong pagtulong ng Pangulo, yung servisyo fair. Kaya it's a very good project na talagang naipapaabot natin sa mga nangangailangan talaga. Yung sa college natin, yung pre-act, kamisa naman po ito. Yung sa? College, pre-act. Yung sa college po, ito po yung mga mabibigyan ng libreng tuition fee. Yung 10% na talaga namang yung talagang mahihirap na kababayan na talagang, pero matataas po, no? Matatalino. Ito po yung kailangan ma-avail nila. Ito kay tulong sa mga kabataan ito. Tapos yung isa pang batas para sa kabataan din, yung no permit, no exam provision act, no? Yun yung pinagbabawal naman na mag-take ng exam kapag hindi fully paid ang tuition fee. Kaya yung batas na yan ay napakalaking bagay din sa mga kabataan. At marami pa. Yeah. Yung sa lifetime validity ng birth certificate, death certificate, marriage certificate, dati every time nakakailanganin mo yun, magbabayad ka pa, no? Every time na ngayon po, lifetime na po, valid yan, yung validity niyan. Kaya hindi nyo na kailangan i-renew pa ng i-renew palagi. Kaya pagkano, ipalaminate nyo na lang at yun ay magagamit nyo na kung saan-saan. At saka, okay na yan. Pasado na rin yan. Batas na yan ngayon. At marami pang batas. Kaya sumuha mga 300 dun. Pero sa 2,000 na panukala nating ipinail, mga 300 na ipasa natin kasama doon yung helmet law. Yung helmet law, yung na marami tayong nagsasave na buhay. Eh. Yung una-una kong pinasa noon. At mayroon tayong sinusulong ngayon yung para doon sa optional retirement at the age of 56 pa lang. Dati, kasi ngayon, 60, paro ka makapag-retire makapag-retiro. Ngayon po, ginagawa natin yan 56. Kaya, yan po, yung tinatrabaho natin yan para sa gobyerno yan, no? Yeah, yung ulitin natin, yung para sa mga lola at lolo, when you reach 80, 85, 90, 95, tatanggap po kayo ng 10,000 pesos next year. At ngayon po, magparehistro na kayo pag kayong nag-birthday itong basta March, no? Sa March, pwede na kayong magpalista sa OSCA at alam niyo yung proseso para makuha niyo yung inyong benepisyo na yan. Yan tulong na galing sa gobyerno. Inyong lingkod po ang may akda niyang batas na yan. At saka, pinaplano ko nga, magpagsahain ako ng batas. Yung para sa mga senior citizen, di ba? Ngayon, pag when you reach 60, senior citizen ka na. Ibababa ko po, gagawin ko 56. Pero maraming kumukontra. Dahil 56 pa lang, senior citizen na sila. Pero yun po ay i-provide ko na rin sa Senado. At ang mahalaga doon, yung benepisyo na makukuha nila at the age of 56. So yun po. Thank you very much at mabuhay kayong lahat. Senator, kung nagura pa itong Marcos po, mensahe po natin bilang re-electionist na Senator sa buong Calabarzon at sa San Pablo City. Sa
sa buong Calabar Zone, dito sa San Pablo City. Maraming maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa aking mga ka-region. Dahil region ko ito. Ito po yung region ko. Lapit na lalawigan ng Cavite. Kaya maraming maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Before po, grabe yung suporta niyo sa akin. I'm sure ganun din ngayon. Kaya hindi po tayo titigil sa pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Calabar Zone at even po sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo lahat.